mga politika natin wala yari ibel barubal. Nandito na yung pinakamagtago ka kung isa ka sa kanila. Hamalas ka pag nakita ka niya, hayari kang talaga. Yung mga politikong di parehas sa bansang Pilipinas, pinipilas ng pinakamaangas nating bida na si Ben Barubal. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huukayin ko yung tatay ninyo. Ipatapon ko siya sa West Philippine Sea. Ba't sa West Philippine Sea pa? Sa Ilog Pasig na lang. Total, wala namang mga utang na loob yan. Hindi naman importante yan. Sino ba yung apolakay na yan? Sama mo na rin si Ivy, saksa ka ng plastic niyan. Pag tinapon natin sa Ilog Pasig yan, sigurado lulutang yan. Kaya hukayin na natin yan, mga walang utang na loob yan. Kung hindi kay Tatay Digong, hindi malilibing ang apolakay na yan. Biruin mo, inabot pa ng ilang dekada bago na ipalibing yan. Naturingang nasa Senado tong dalawang budol na to, wala man lang nagawa sa tatay nila yan. Habang hinuhukay ko yung apolakay na yan, tatanungin ko siya bakit nagkaroon ka ng anak na napakatanga. Yung kulungan, napakalinis na. Lahat ng kriminal, pinalaya. Si Dilima, pinalaya. Si Kerwin Espinosa, pinalaya. Tapos si Napolis, napawalang sala. Basta kriminal ka, protektado ka. Kaya yung mga natitirang supporter ng budol na to, kumukonti na. Mga malalakas ang tama, saka abnormal na lang yung natitira. Kung hindi bangag, magnanakaw sa katanga. Kriminal, bobo, mukhang pera. Biruin mo, lubog na sa baha, I love BBM pa rin. Dapat yung katangana, ginagawang krimen. Kung hindi ikulong, bitayin. Dalin sa Congress, pakain sa buhaya kay Martin. Kasagsagan ng bagyo, nakuha pang magpagawa ng tarpaulin. Halos magkandalulod na kami sa baha habang ikaw nagpapagawa ng tarpaulin. Habang nagsisisigaw kami ng tulong, yung sako ng bigas tinatatakan niya ng Martin. Kulang na lang ultimo butil ng bigas tatakan niya ng Martin. Kaya pala papahupain muna yung baha kasi hindi pa sila tapos gumawa ng tarpaulin. Saka bakit mo tatatakan ng pangalan mo yan, hindi mo naman pera yan. Ano yun, bago kayo tumulong, hihintayin pa naming matapos yung buisit na tarpaulin na yan. Alam mo, Martin, ang sarap mong palanguyin sa mura. Paulanan ng real talk, tapos ihagis sa baha. Sa gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ng ilang senador kung saan napunta ang umano'y bilyon-bilyong pisong pondong inilaan para sa flood control projects. Ito na yata ang pinaka-worst na government pagdating sa funds. Maharlika funds, flood control funds, PhilHealth funds, tapos sasabayan pa ng mga tanga mong funds. Kawawang mga taga Bicol, kahit sino mapapashit. Habang yung representative nilang si Saldico nalulunod sa budget. 61 billion nilaan sa Bicol, sabi ni Villanueva, kaya nasa na yung project. Huwag ka nang tumanggi, mismong kalikasan na yung nag-fact check. In 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion. Billion. Guys, wala na talaga yung Pilipinas, sirang-sira na. Pinaboy na ng mga buhaya. Yung mga matitinong tao, galit na. Yung mga bangag saka kriminal na lang yung mga natutuwa. Sino ba representative ng Bicol? Ako. Sino may hawak ng budget? Ako. Sino dapat sisihin? Ako. Buti alam mo. Taglaan kami na napakalaking dalaga. Umaabot ng halos 420 billion kung tutuunsin. Aabot, siguro papatak ng 1.4 billion a day ang budget sa flood control. Saan napunta lahat dyan? Yan ang masaklap. Hoy, Plastic, ba't kami tinatanong mo? Ang tanungin mo, yung bobo mong kapatid sa yung pinsan mo. May saklap-saklap ka pang nalalaman sila, sisihin mo. Kung talagang nagmamalasakit ka sa mga Pilipino, yung kapatid mo saka pinsan mo, kasuhan mo. Hindi yung daldal ka ng daldal dyan sa media, wala ka namang ginagawa. Kunwari, galit sa kapatid saka sa pinsan, hindi naman pala. Pangunahan mo yung hearing tapos patawag mo yung presidente. Hindi yung pasasakayin mo na naman kami sa balat ng mani. Alam mo na palang may nawawala, wala ka pang ginagawa. Binoto ka ng taong bayan para mag-imbestiga, hindi puro dada. Hindi mo mahahanap ang sagot kung puro ka lang ngawa. Lubog na nga tayo sa utang, lubog pa sa baha. Pinalaga naman niya ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Wala raw katotohanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa Kabikulan.
Tangina niya, Lino. Mas pa talaga pambubudol, master nyo. Tapos kunwari may i-raid na warehouse ng bigas, wala namang nakakalaboso. Hindi kaya yung smuggler ng bigas isa sa inyo? Kasi lahat ng sako ng bigas may pangalan nito. Partida kasama pa yung aso niya si Tulfo. Bakit ba laging kasama mo to? Sa Farmer's Kubaw, kasama mo. Sa warehouse ng bigas, kasama mo. Paano ka namin isusumbong kay Tulfo kung pati si Tulfo kasama mo? Wala na tayong pagsusumbungan, guys. Kasama niya na lahat. Iba talaga pag may hawak ng pondo. Dinidikitan ng lahat. Mapunta naman ako sa'yo. Bakit pati tong taong to? Itong taong to pati sa travel sinasama mo. Biruin mo si Mark Anthony Sayarot sa New York, sinama pa neto. Baliktad na ngayon, bagong Pilipinas, kaya yung kriminal protektado. O Egan, pasok! Egan, bisitado mo na yung Shabu Laboratory sa dalawang bahay sa Muntinlupa. Nasabak ang mga hininalang droga na nagkakalaga ng 136 million pesos. Pati ang mga makabagong makinarya na ginamit sa illegal na gawain. Sa bisa ng isang search warrant, kinalugad ng mga pulis sa Tagapideya ang inuupahang bahay na ito sa Ayala Alabang, Muntinlupa. Tumambad sa kanila ang sandamakmak na kagamitan na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Nakasalansan pa sa tray ang mga hinihinalang shabu na luto na. Sa ilalim sa drug analysis at inventory ang tinatayang 20 kilo ng umano'y shabu na may street value na 136 million pesos. Arestado ang hinihinalang chemist na isang French national, si Cyther Aurelin. Nadakip din ang kasabuat niyang Pilipino na si Mark Sayarot. Grabe oh! Grabing super grabe oh! Ito na yata yung pinaka-grabing to the over, talagang to the very max, to the highest level na to. Biruin mo, presidente ka? Bakit kasama mo to? Ikaw, bobo nga. Kaya pala tabingi yung bunganga mo. Tapos nag-travel sa New York? Ba't kasama niya yan? Ano bang kaso niyang putragis na yan? RA-9165 lang naman. Ah, tungkol pala sa drugs yan. Pampaano ba yan? Pampabulol, saka pampaspeed. Pag nagsalitayan yung Amerikano yung nagno-nosebleed. Nandiyan dyan si Sayarot, malay mo siya yung taga-feed. Kaya tingnan mo yung bunganga ni Bobong, kala mo napalo ng pala sa iwahig. Biruin mo, nag-travel yan ha. Kasama yung hari ng pondo, si Bangag, si Kokak sa Amerika. Wala namang nakukuhang investor, parang tanga. Nag-travel yan, kasama si Sayarot, sang ka pa? Gamit pa pera ng bayan, saya-saya. Kasama pa si Cute. Cute. Tanggal ang pagka-cute. Ito pa matindi. Si Sayarot, pinalaya, gagi. Pinalaya? Oo, gagi, pinalaya, gagi. Huwag ka na magtaka, bagong Pilipinas nga eh, nagiging tama na yung mali. Tapos yung mga mahihirap na nasa tama, kayang ikulong basta't may pera yung mali. Hindi lang yan, meron pa. Alam mo yung nahuli sa Alitagtag. 13.3 billion na halaga na shab-shab. Paglipas ng isang araw, yung 13.3 billion, naging 9.6 billion na lang yung halaga. Ilan yung nawala? Ulitin mo yung tanong. Bumaba? Oo. 400 kilograms yung nawala. Binaba. Partida, may timbangan pa sila. Bumaba sa 9.6 billion pesos ang estimated value ng kontrabando mula sa naunang estimate na 13.3 billion pesos. Na-turn over na sa PIDEA National Headquarters sa Quezon City ang mga nasabat na illegal na droga. Ba't kumunti? Ba't kumunti? Ito talaga si kabayan masyadong ano, o si Zero. Malay mo, sira yung timbangan. Ikaw kabayan, ang likot ng isip mo. Baka sunod mong itanong, yung driver, nasa na? Si Sayarot niya, nakalaya, yung driver paya. Ang malaking tanong, yung pasimuno ba niya nahuli? Hindi bin, yung driver lang ng shab-shab. Putragis, good job. Kasi para sa mga supporter niya, good job yan. Paano yung mga supporter niya nagpapaligsahan? Sa kabubuan. Kaya si VP Sara, sa 1 out of 10 ang rating niya rito, 1? Masyado pa siyang mabait sa lagay na yan. Kasi kung kami tatanungin, ang rating namin dyan, 0.1. Biruin mo, nakalaya yung mga kriminal. Dapat nga dyan, ano eh, negative 1? Tulad ni Kerwin Espinosa, nakalaya. Di ba parang wala tayong presidente? Taga saan ba si Kerwin? Taga Leyte. Eh si Speaker, dyan din sa Leyte. First District nga lang, pero Leyte. Lieutenant Colonel Espinido, alam niyo ba kung nasaan si Kerwin Espinosa ngayon? Nandiyan na sa Albuera, Your Honor. Alam niyo ba kung na-disband na yung grupo niya? Hindi, Your Honor. Hindi pa na-disband yung grupo niya? Sa ngayon, Your Honor. So, ang buong paniwala ninyo is nag-ooperate pa rin siya? Yes, Your Honor.
Do you honestly believe na hanggang ngayon malaki pa rin ang problema ng drugs natin sa probinsya natin sa Leyte? Sa Leyte ngayon, Your Honors, because Kirwin Espinosa is bumalik na. Yes. Bumalik na naman, Your Honors. Galing talaga, no? Biruin mo, nagbabalikan na sila. Yung pinaghirapan ni Tatay Digong na baliwala. Back to zero na nga, mas lalo pang lumala. Partida, 2 taon pa lang yan. Sana lang pupulutin ng Pilipinas kung 6 years pa. Biruin mo, binigyan pa neto ni Abante ng security. Baliktad na talaga. Kriminal na yung binibigyan ng security. Imbis na bigyan ng security yung mga mabibiktima niya pang bata, pero mali. Yari ka, Goma. Pag hindi mo nilaban yan, masisira yung buhay ng mga kababayan mo sa Leyte. Huwag mo nang asahan tong presidente. Wala tong pake. Kaya wala tayong presidente, mga kababayan. Wala. Meron, Ben. Akala mo lang meron, pero wala. Wala. Wala! Alam mo ba, sa bawat 10 kaso ngayon, sa bawat 10, 7 ay drug-related. 7. Ngayon, malakas. Ngayon. So, parang balik na naman siya. Hindi. Dati pa yan. Dati pa yan. Pero ngayon, medyo bumababa na siya. Ngayon, dati. Ano ba talaga? Ngayon o dati? Alam mo, hindi namin maintindihan kung sino nagsisinungaling, kung si Bustoyo o ikaw eh. Basta may nagsisinungaling sa inyong dalawa eh. Meron talaga eh, hindi ko lang sure eh. Tapos yung gumawa ng billboard mo, utak imbornal. Hindi mo tuloy malaman kung sino yung kalaban, kung sino yung kriminal. Siguro yung gumawa niyan, galit sa'yo. Kung hindi, laseng, batak. Kasi kalaban, kriminal, tapos mukha mo yung nakasalpak. Ito na yata yung pinaka-worst na gobyerno sa history ng Pilipinas. Yung sinabing 20 pesos, naging 60 plus yung bigas. Yung mga kriminal, imbis na ikulong, pinalabas. Tapos si Sayarot, sinama pa sa travel, ganyan yung mga tamang malakas. Tapos yung ekstrang pondo sa PhilHealth, kinuha. Tapos uutang para daw sa health system, parang tanga. Tapos yung gold reserve natin, binenta. All-time high daw. Hindi ko tuloy alam kung sinong high sa kanila. Yung gobyernong to, umiikot na lang sa pera. Yung tama, ginagawang mali. Yung mali, ginagawang tama. Kaya yung krimen ngayon, lumobo. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko. Sila-sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.